Yung buhay ko is basically routine, even weekends. Lalo na pag on-call ka, wala na akong time with my family. Hindi na balance, yung work-life balance din daw. Panganay ako. Alam naman natin kapag panganay, nasa atin lahat ng responsibility. 10 years old pa lang ako, namatay na yung father namin. That's why walang ibang choice kundi makitira kami sa mga kamag-anak namin. For 12 years, hindi kami magkakasama. Kaya ang lagi kong tanong, kailan at papaano ko kaya ulit mabubuo at makukuha yung family ko. Dati akong nagtatrabaho sa isang kilalang fast food chain, napansin ko na sobrang sipag ko pero kulang na kulang pa rin ang kinikita ko. Nag-decide akong umalis doon at nakipagsapalaran dito sa Manila. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral, hindi ako nakatapos ng high school. Natira din kami sa Pasig na squatter. Nakapasok ako sa isang kumpanya ng garments. Nag-resign ako after few years dahil na-realize ko lang na ako nagtatrabaho, ako nagpapakahirap, pero yung boss ko yung mayaman. I was 10 years seaman before sa isang cruise line. 8 to 10 months na away from my family. Nagkaroon po ako ng endometriosis. It's an ovarian cyst. Ang dami ko ng herbal na tinitake. Main concern ko was yung health ng mother ko. Almost her entire life, may sakit siya. I'm looking for alternative solution na maging mas maayos yung health niya. My friend introduced SANTÉ Barley sa akin. And then, nakita ko yung potential na magkaroon ako ng additional source of income pagka ginawa ko yung business. Meron akong hinahanap sa sarili ko na gusto kong mag-grow and hindi ko nahanap yun doon sa dati kong ginagawa. Meron isang dumating na opportunity sa akin na hindi ko inaasahan. Na-introduce to ng isang kaibigan ko. That time, ang purpose ko lang naman talaga ay gumamit ng produkto para sa nanay kong may sakit. Pero along the way, habang ginagamit namin ng nanay ko ang produkto at nakita namin kung gaano kaganda, I realized na maganda din pala siyang gawing business. Afternoon nun, may nag-text sa akin na kaibigan. So sabi niya, Ed, street kita, kita tayo. Tapos daan tayo sa bago kong office. Then ako naman, syempre kainan, sumama ako. Doon na po nag-start yung SANTÉ story ko. My husband, tumawag siya at sabi niya, Mommy, you have to wake up. Kasi meron akong good news. Meron tayong solusyon. Nakita ko si Kuya Kim sa video na yun ang magiging solusyon sa sinasuffer mo ngayon sa sakit. Nag-take po ako ng SANTÉ Barley. 3 months na pag-take ko po. Nagkaroon po ako ng Herxheimer reaction. Yun na pala yun. Nilabas na pala ni Barley yung mga dubi sa katawan ko. Si SANTÉ ang sumulo sa akin. Sinimulan ko siya, pinag-aralan ko ito, ginawa ko siya by heart. And then the following year ko, doon ko na-hit yung aking car incentive. So na-release yung Pontera Sports ko as free. In 3 years time, dito ko naranasan ang magkaroon ng sarili kong car. Dito ko naranasan ang makapag-travel for free and tuloy-tuloy. Travel din ulit ako sa Vietnam. Qualified ako for the second time sa car incentive. Magta-travel ulit kami. And note, this is all for free. Last year, I hit my first million. Qualify ako sa car. I've been to other countries before SANTÉ. Pero ang reason is to work. Pero this time, I will travel again just for fun. So ngayon po, sa tulong ng negosyo na to, nakuha ko na po yung family ko. Buo na kami. Yung mother ko po before na nangangatulong, nagtatrabaho sa ibang lugar, ngayon po nakuha ko na. Yung mga kapatid ko, 7 po kami ha, maniwala ka. Sa tulong ng negosyo na to, ngayon po, nakuha ko na silang 6. Ngayon po, nakapag-aral sila sabay-sabay po sa tulong lang ng negosyo nito. First time ko po ma-experience na sumakay sa eroplano. Yung dating gustong-gusto ko lang gawin na kumain sa iba't ibang magagandang restaurants. Ngayon po, nararanasan ko na hindi lang ako. Kasama ko yung family. As of now, I'm enjoying my life, doing the business. Right now, I'm qualifier for Hong Kong travel. I have time for my family. The next car na incentive na nakuha ko, it's my Mercedes. Me and my wife, nakapag-travel kami sa almost 30 countries. Asia, Europe, and America. My dreams are bigger than my challenges. Ginawa ko siya kasi meron akong gustong makuha sa life. Yung bang dati, ang hirap paniwalaan na po pwedeng gumanda ang life, pero naging posible lahat yun sa ganitong klase ng business. Ang gusto ko lang naman dati, mabuo yung family ko. Pero dahil sa tulong ng negosyo na to, ngayon po, hindi lang kami nabuo, nakompleto, nabigyan pa kami ng maginhawa at magandang buhay. Madaling kumita sa ganitong negosyo, especially if we have a great product. Ang pangarap ko lang ay magkaroon ng komportableng buhay ang pamilya ko at makatulong sa ibang tao.
I am June Francisco. I am Chris Gallineto. I am Ed Spanopio. I am Luella Durano. I am Chef Laura. And this is my Sunday story.